Hi guys, welcome to Step 9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on calculus, no? And again, pinag-uusapan pa rin natin yung derivative ng function raised to a power. O tinatawag natin na, or yung ginagamitan natin ng chain rule, no? So, in this video, ang gagawin natin ay kukunin natin yung derivative ng isang function na merong, or expression na merong radical sign, no? Okay, so kung type nyo pag-isipan, pwede nyo i-pause yung video and then solve on your own and then come back later. No? Okay, so sana na-solve nyo on your own. Tignan natin kung paano natin ito isosolve to. Okay, kung makikita nyo sa formula natin, f of x raised to n. No? And makikita natin dito, may exponent siya na n. Pero dito, meron tayong radical, so wala siyang exponent. Which means na pwede nating i-transform ito into an expression with exponent. From your algebra class, alam ninyo na square root of x cubed, 7x cubed plus 9 is equal to 7x cubed plus 9 raised to the 1/2. No? Alam niyo yan, di ba? So, ayan na, meron na tayong n. Yung ating f of x dito ay yung 7x cubed plus 9 at yung n naman natin ay yung 1/2. No? And from the formula, no? From the formula, if you get the derivative of 7x cubed plus 9, so this is equal to, ano ginagawa natin? F of x raised to n, diba? Binababa natin yung n. Binababa natin siya dito. Sa kabila, no? Kaya siya nagkaroon ng n dito. So, whatever the value of n, sorry, ito the 1/2 pala ito. 7x cubed plus 9 raised to the 1/2 is equal to, bababa natin yung 1/2 and then ito yung n natin 1/2 din, and then yung f of x, which is the 7x cubed plus 9, tapos babawasan natin yung n ng 1 kasi may n minus 1 tayo dito sa taas, so this is 1/2 minus 1, and then we get the derivative of 7x cubed plus 9, 2 times ddx ng 7x cubed plus 9. Okay, so this is, pwede bang dito tayo mag-equal para maluwag? No? Okay lang siguro, no? So this is equal to 1/2, no? 1/2 7x cubed plus 9. Ano ang 1/2 minus 1 doon sa exponent? 1/2 minus 1 is negative 1/2, no? By the way, umuulan sa labas, so I don't know kung naririnig nyo. And then we get the derivative of 7x cubed plus 9. So, ang 7x cubed, di ba? Nung ginagawa natin, binababa natin yung 3, di ba? So, magiging 3 times 7, tapos magma-minus 1 tayo dito. Kaya magiging 21x squared, no? So, times 21x squared plus, ano ang derivative ng 9? It's a constant, no? So, derivative ng constant ay 0. So, therefore, this is equal to 0. Okay, so, ano ginagawa natin pag negative exponent? Halimbawa, 1, meron tayong a raised to the negative m, for example. Ginagawa natin, kinukuha natin yung reciprocal, no? 1 over a raised to m. So yung negative exponent natin, pwede nating 1/2 times 1 over 7x cubed plus 9. Magiging positive na siya yung 1/2. O, yung negative dito, naging positive na siya, di ba? So, 1/2. Siyempre, ang 21x squared plus 0 is just times 21x squared. And, para may numerator din siya, para may denominator din siya, lalagyan na natin na over 1. No? Para lahat sila may numerator at denominator. Dividing by 1, o pag nilagyan natin over 1, hindi nang babago yung value ng 21x squared, because 21x squared
divided by 1 is just 21x squared. So what we do is we multiply the numerator. So 1 times 1 times 21x squared ay, syempre 21x squared. Tapos, yung denominators naman ay 2 times 7x cubed plus 9 raised to the 1 times 1. So magiging 2 times 7x cubed plus 9 raised to the 1 half. And ito na yung tamang sagot, no? Pero notice na yung pinaka-original given natin ay radicals. Merong radical, no? So parang pinaka-general rule, although this is already correct, no? Pag ako mag-check ng papel nyo ay ano, full point na yan, no? Pero in ang pinaka, I think, general rule is kung ang given ay radical sign, dapat babalik mo siya sa radical, no? A radical expression, you have to convert your answer also to radical expression. Although pareho lang naman yan. Again, I'll give you full point pag ako yung teacher nyo, pag ang answer nyo ay ito. So 7x cubed plus 9, may square root pa siya. So this is the ddx or the derivative ito yung derivative na 7x cubed square root of 7x cubed plus 9. That's the derivative of 7x cubed plus 9 or square root of 7x cubed plus 9 is equal to this expression. Okay, so sana ay may natutunan kayo. Medyo lumalakas yung ulan, no? Sana hindi masyadong narinig sa video. I'll see you in the next video. Gusto ko yung invite sa ating YouTube channel, youtube.com/user/ip9ph. Maraming salamat. I'll see you in the next video.